Night, maray na aga mga ornamental. Welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. And ako nga po pala si Brent Bongalon. And today's video, pupunta natin si Bro Russell. Kasi nabasag yung base nung aquarium niya. So, nakiusap sa akin na ako na lang daw yung mag-repair nung tank. I-re-replace ko yung base. Tsaka at the same time, ipapakita ko na rin sa inyo mga ornamental yung mga flower horn, yung binili niyang future breeder niyang vieja ata yun mga ornamental. Tsaka basta mga malulupit ang flower horn no ni Bro Russell. So ngayon, pupunta na natin. Time check nga pala mga ornamental is 11 a.m. So pupuntan ko na siya para maayos na natin yung tank niya. Pero bago ang lahat mga ornamental, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking munting YouTube channel, please subscribe, hit the notification bell para parati po kayong updated sa mga video na i-upload ko. And paki-like and share naman mga ornamental. So yun, punta natin mga ornamental. A few moments later. Alright, dito na ako mga ornamental kay Bro Russell. And papakita na natin mga ornamental yung mga alaga niyang flower horn isa-isa. As of now kasi mga ornamental, puro pa lang siya mga for breeding purposes, mga collection. So nag-aantay pa tayo ng tamang tempo para makapag-breed. And once na makapag-produce na si Bro Russell, i-update ko kayo mga ornamental para sa mga gustong bumili ng magiging output ng breeding niya. So papakita muna natin mga ornamental yung fish niya isa-isa. So ito yung isa sa mukhang paborito to ni Bro. Ano nga ni pwedeng string? SLKK nanay niya, plus Iris yung tatay. SLKK plus PPRS yung nanay and Iris daw yung tatay. Kung makikita nyo mga ornamental, monster cock. Galing yung stropa nating si Mamet. Galing kay Mamet daw. Ang materials nitong mga ornamental, kung hindi ako nagkamali, yung female galing sa akin. Yung SLKK plus PPRS. Pero more on, nakuha nito yung cock ng tatay niya, which is yung Iris strain. Then sa baba, ano ay naman na ano? Yan, Regent yan eh. Regent. May tropa tayong tagaligaw na bumili ng Regent. Ayoko niya, yung babae. For breeding purpose. Magandang materials pagbuo ng kamfa. So yan, yan. Then sa kabila naman tayo mga ornamental. Inimena nung inimena no? F41. Solid din yung ano, yung kulay cook pearl, medyo ano na lang yung plums. Pero solid. Solid yung ano. Pati yung body form. Ganito yung mga itsurang bet na bet ko. Ayan. Then isa-isayin muna natin mga ornamental bago tayo sa exciting part. Yan, Nayoka yan. Nayoka. Breed by tropa natin si Dominic. Dominic Carillo Fernando. Batch 3 yan eh. Batch 3. Pero hinabol niya yung batch 1 eh. Sobrang takaw. Tsaka yung ano, compact, very compact yung ano, yung katawan. Sa flower nga pala mga ornamental, ang pinaka-bet ko, compact body. Ayoko ng super short, ayoko naman ng long. Then sa baba may madungis. Ito.
So, ito. Once na mag-produce to si Bro Russell, makita niyo mga ornamental. Kargado yung ano niya, yung isdaan niya ng mga gandang flower horn. So, yan. Sobrang... Elhim yan. Anong strain, bro? Elhim. Elhim. So, Nayoka, tsaka Kachiwi Falcon. Then, dito ulit tayo. Nayoka to. Nayoka yan. Dominic ulit. Very solid. Kulay, pearl, tsaka yung plums. Very solid, mga ornamental. Tsaka... body form. Tapos, dito na naman. Ayan, suspected female. Eglayer na yun. Ah, eglayer na. Proven na pala mga ornamental. So, maganda talaga mga ornamental yung Nayoka strain ni Dominic. Nakuha niya yung tamang blend ng flower horn na Brinid. So, yan. Then, dito tayo sa taas. Mas pogi-pogi. First na feature. First na feature sa YouTube. Malabog. So, yan. Nayoka strain ulit. Mga selected ni Bro Russell sa breeding ni Dominic. So... yan, kargado. Then, pupunta na tayo sa pinaka-exciting part. Ito ka din eh. Ayun pa, Nayoka pa. Diyan ba? Ay, ano? Ginanawan sa raffle. Pinanalunan lang daw sa raffle, mga ornamental. Unknown strain. Kasi syempre, nakalimutan. Swerte yan. Swinerte. Kaya, ayan. Alagaan natin yan kahit ano pa man siya. Oo. Tapos dito na tayo. Ornamental. Yan, yung Veja na female. Proven. Antay na lang tayo mga ornamental na makapag-produce si Bro Russell. Yan, solid. Dito sa tabako, siguro siya pa lang ang may Veja na strain ng flower horn. Mostly ginagamit for F1. Same yung pali kay Jongkon. Oo, same nung kay Jongkon. Gamit ni Jongkon. Oo, para sa gold label. No? 0.5. Tapos, yung male. Yung male. Ito talaga yung male. Oh. Saan nga yung yali, pari? Originally, import ni Maiko. Kay Maiko. Vinci Maiko daw. Ano yan, tropa. Tapos, yan. Yun, binakal ko sa'yo. Binili niya. Di ba nakapag-produce na to? Nakapag-produce na. Good, ano yan eh, good parent yan eh. So, grabe yan magpahid, sabi ni Maiko. Antay na lang tayo mga ornamental para sa project ni Bro. Tapos lahat ng sasalangan daw niyan, nagiging yellow, kaya gold itawag sa kanya. So yeah. Exciting, di ba? So exciting talaga. Yan ang aabangan ng mga Bicolano. Kasi dito sa Bicol, wala nang nagbibreed ng Kamfa. Sa pagkakaalam ko. More on ZC kasi dito eh. Kamfa kita, brother. So Kamfa lover si Bro Russell. So ito ang aabangan natin. Diyan ako mga poon. Tapos ako naman nagbabalak mag-breed. Pero balik ako sa Zensu. So, ayan. And, umpisa na natin mga ornamental yung pag-repair nung tank ni... So, mga ornamental, ang gagamitin lang muna natin sa pagbaklas, yung pinakamaliit na cutter. Kasi pag yung malaki, medyo na siya, makapal. Mas makakadamage pa yun ng ibang glass. Kaya ang dinala ko lang blade tsaka yung cutter. At ang una natin tatanggalin dito mga ornamental yung sa loob yung resin sa tank na silicone.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. So, natanggalan natin ang ornamental. Driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Tapos grade naman mga ornamental. Ito na yung pangbaklas. Hanapin dito natin ng mga ornamental yung pinaka yung may mga bubbles na part, kasi yun yung part na hindi gaano dikit na dikit yung glass, para mas madali natin. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explode. Si Ray, napisado mo? Iyo. May mga baga pa din na higibong pa din. Iba lang talagang content man yung dulo. Para sa ako ganyan, more of ano ka, agad kay Kuya Lito. Siya, nagdi-DIY ito si, si ano? Kuya Lito? Or kita man si Kuya Lito. Ang mga words of wisdom ka ito. Diba? Kasi may nadabog mo na yan kay Sergio Santos. Shoutout nga pala kay Sergio. So, yung sinabi niya na huwag kang tumingin sa iba, sa mga ahit na, kasi balang araw makakarating ka din doon. Focus ka lang kung anong meron ka, para iwas ingit. Ingit kasi mga ornamental lang pinairal, wala, nasisira yung hobby. Nakalma baga ako. Na dapat patient. Po, patience. Tapos i-enjoy mo daw araw ka itong nangyari. Enjoy mo siya. Hindi yung pag-italiyon. Yung pag-italiyon. Lagi ka sa proseso. Mas na-appreciate ko lugod siya dahil dumal. Bina, mas magayon na naka-ano? Naka-ano isip mo? Ano ka lang mo na? Enjoy mo lang kung anong igwa ka. Enjoy mo talaga. Tinaw na sa'yo mukhang panaw na halimbawa, ready na mag-exo alaya mo. Saka na
yun na yun, sige, taram ko sa iyo mabaga. Sabi ko sa iyo, maligid dati niya, kabila. Tadada ang isip ko, makabawi, uh-huh. baga tulos. Oo. Uh-huh. Ibabawi yung tulos ako. Tapos mo pa rin? Tapos kang organic ito nangyari, mas na-enjoy ko lugod. Ay, magkangin na. Ako baga talaga nagsira ko ako dito para sa profit. Mas namulat na kaya ko dati, kaya forma na ako paluwas. Mas kaya na nung sira, tigbabakal. Puro gastos. Tapos, pagpirang bulan na ganun sa sira. Tapos, kaya ang kakunda ko lalo na sa beta. At tinuran kami ni Noel na rin yun. Diba na ako nagpuo? So, pag-deap ka itong mga truck, then ako na-indo ako dyan sa LCC. Nagigib akong susad income, kabakal. Sa beta? Kulang ka rin. Kulang na bagay. Nagtataw kang mag-alaga kasi sira. Moro mo talagang beta. Tingnan niyo, hindi mo niyo dito. Hindi mo naman ang beta. Bata ba ako siya mag-oxygen mo na iba? Hmm. Pigal yung point. Dito mo tigilan rito rin. Ha? Pagkailan? Hmm. Kaya nadidikin sila kaya hindi talaga magpa-class. Hindi ka man talaga tatao. Hindi mo natin i-explain Branigi po mo. Hindi ka na. Mahiling na sa iyo na. Mahiling mo po ganun na. Grabe naman pa di o iano na yan. Super ready na yan. Maano na sa nai pa di? Iba ng fem? So ganito na mga parang natalong, nanon na natin, na-skip, nawili magpipagpentuhan. Slate-slate na lang ng blade, para mas magali na matanggal. Sir Ertex. Tapos kay bro Sebastian Santiago. And kay bro J. Benite. Mark Francis Bien. Sino pa? Adrian Bosatros Moral. Sino pa mga tropa? Itatapal mo yung pang-replace mo. Kailangan mo pang linisan yung or tanggalin yung mga excess na yung silicone na tumigas na para sa mas magandang pagkakadikit ng glass. Mas maganda kasi mga ornamental kung walang bubbles yung ano, dapat glass to glass lang. Kaya yan yung rason kung bakit mas madilip mo ng yung tank kaysa mag-repair. Thank you.
tanggalan natin mga fundamental yung excess na silicon. Kailangan na natin lagyan ng new silicon. Kaya, Bren? Kaya, Bren. Simple lang. Ocean pantay. So yun mga Carnimental, tapos na natin ma-repair yung aquarium tank ni Bro Russell. Tapusin na natin yung video. Hanggang dito na lang siguro mga Carnimental. So Bro, baka may gusto kang i-shoutout? Siguro shoutout sa mga tropa nating nag-flower dyan. Sana dito sa habito, huwag tayong magkagalit-galit, mag-ingitan. Mas fruitful yung happy. Huwag nating isipin masyado na, alam mo yun, feeling ko lang kasi masyadong tight yung competition kasi gusto natin, tayo lang ba kumita ba? Dapat para sa akin, kung ano yung local breeder natin, supportan natin kasi siya din naman yung magiging daan para gumanda yung strain or yung ganung klase ng isda sa lugar nyo. So supportan nyo para masuportan din kayo. Tsaka peace lang. Yun lang talaga yung importante sa lahat. Peace lang tayo dito sa Vinto. Yun yung pinaka unang requirements para sa mas magandang community ng hobby sa Bicol. So dapat i-develop natin yung mga ornamental. So siguro hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat.